Gagawa tayo ng borderline dito para sa indication ng harap. Yan. So bale yung lapad ng gagawin nating triangle, 9 inches. Ito na rin po yung sa bust natin. Kasi 36 to eh, yung bust, so i-divide mo sa 4, 9. So lagyan na natin ng para mabilis tayo. Ito yung sa taas. Okay. And then haba, 25 plus 1 inch dun sa hemming. So magiging 26. So ito yung haba. Lagyan na natin. Para mabilis tayo. Idugtong natin dito. Yan. Okay. So, bale ito yung ano, bust. Circumference and then yung haba. So, maglalagay na tayo ng mga dimension kung ano yung mga figure na dapat natin ilagay. So, una natin ilalagay yung sa neck. Ang neck width is 3 inches. So, imamark natin dito yung 3 inches. And then, yung neck depth natin, nilagay natin, 3.5. 3.5. And then, lagyan natin ng curved line. Okay. So, ang ating shoulder, 16 divided by 2, 8. So, ilalagay na natin dito yung para sa shoulder. And then, syempre, magda-down tayo dito, at least, dahil ito yung mga pantulog, pwede na yung 1 inch na down dito. And then, lalagyan natin ng shoulder slope. Para sa shoulder. And then, yung arm side depth. Lalagyan natin dito is 8.5. Ayan. So, syempre, lalagyan muna natin ng straight line. Straight line. Okay. So, ito yun. Lagyan ng guhit. And then, dito, syempre, mag-adjust tayo. Mag-adjust tayo na 1 inch. Okay. And then, i-connect natin dito yan. Okay, so, lagyan natin ang curved line. Ganyan. Kasi ito yung may butones yan sa harap. So, maglalagay tayo ng another volume dito para sa paglalagyan ng butones. At saka doon sa lapel. Okay, so kasi merong lapel yan eh. Try natin maglagay ng 1 inch. 1 inch na extra volume dito para doon sa lapel. Okay. Okay, since yung lapel, kung napansin nyo doon sa drawing, round yung dito niya sa lapel. So, i-round mo lang siya dito. So, drawing mo siya ng round. Ayan. Ayan. So, nagkaroon tayo ng round dito. Para doon sa pag binukasang ganyan, naka-round siya dito. So, may crease line yan eh. Meron tayong tinatawag na crease line kung saan yun ang fold, kung saan magpo-fold yung ating lapel. Okay, ito yung tinatawag nating crease line. Ngayon, ang crease line natin from here, magda-down ka lang ng 2.5. 2.5 dito kasi yun ang umpisa ng unang botones. So, 2.5 lang ang gusto ko dito. Pero na lang sa inyo kung ilan ang gusto nyo. So, meron siyang crease line na tinatawag. Ayan. Parang dotted line siya. Ito, hindi siya cut ha. Hindi ito ika-cut. Crease line lang yan kung saan ito yung magiging folding line para dun sa lapel. Now, pag ginupit natin iyan, maglagay na tayo ng sewing allowance dito sa side kasi wala pa siya dito. Pero dito, okay na yan. As it is na natin yan.
Igupitin na natin yan. So, dito na lang tayo maglagay ng sewing allowance natin. Tapos, dito sa laylayan, meron na tayo. Yung nag-add tayo ng 1 inch. So, guhitan na lang natin as an indication na ito yung kanyang timing. Yan. Okay. Just tight lang. Tsaka stretch. Dito, pwedeng gamitin dito yun. Dito. Pwedeng gamitin dito yun. Okay. So, bali, ito na yung magiging kanyang lapel. Ayan. So, ito yung magiging lapel. So, dito yan, yung unang butones, tatama. O, butones dito. And then, yung collar, mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin. Yung collar niyan, dito magdudugtong yan eh, dito. Yun. So, maglalagay kayo ng marking kung saan tatama yung kanyang collar. Kasi yung collar dito yan eh. Dito. Let's say for example, yan na yan. Yan. So, ganyan ang magiging resulta. So, dito tatama yung collar. Yan. Kunwari. And then, syempre, maglalagay ka ng marking dito. Tapos, kung gusto nyo maglagay ng bulsa, pwede rito. Or, dito, yung mga tinatapal lang na bulsa. Pwede sa inyo kung saan nyo gustong ilagay ang bulsa. And, back naman ang gagawin natin. At saka yung collar. So, naglagay na ako ng mga parang imaginary butones. Okay, so para sa ating back, kukunin natin yung front para siyang gawin nating basihan kung paano natin gagawin yung back pattern. So, i-adjust natin siya na naka-level siya dito sa guhit na ito. Dito sa may batok niya, syempre, kailangan, checkin muna natin kung 3 inches yan. Okay? Ayan. Nakupoint ang 3 inches. And then, i-guhitan natin. Ayan. Hindi masyadong maganda yung pagkaguhit ko. Okay? Okay. Tapos, yung para sa batok, kayo nang bahala, pwedeng 1 inch. Pwedeng. And then after that, mag-adjust ka dito. Ayan. Ayan, alam niyo naman yung adjustment natin dito. Ayan, so lagyan natin dito 3/4 na allowance para sa likod. Para hindi masakal. Ito kasi may nagtatanong dito para saan daw yung adjustment natin dito. Just nito, kaya meron tayong ganito na adjustment. Para hindi, pag sinuot mo siya, hindi siya sakal sa leeg. Trace lang natin ang naka-edge niya dito sa ilalim. And then dito sa side, ganun din. Okay. So ito naman, ayan, ito yung sundan natin. Mas malapad ng half inch yung sa back. So, maglalagay na tayo ng parang indication na hanggang dun lang ang ating para sa back. Okay? So, ito, kukunik lang natin siya dito. Ayun. So, ito na yung para sa back natin. Ayan. Okay, so pwede na natin gupitin yan. Ito na yung ating front. Ayan. Ngayon, gagawa natin yung collar. Paano natin gagawin yung collar? Isi lang, kukunin natin para magawa natin yung collar para sa sewing to. Ito naman para sa sewing din. So, hindi counted dun sa bilang. Dun sa, so, magkoconnect itong dalawa na to. Yan, magkoconnect yan. So, iti-tape muna natin siya dito, ha? Ito. Yan. So, ito niyan, susukatan natin hanggang dito. Hanggang dito kung saan pinaka-end ng collar. Susukatin natin to, yun ang magiging size ng ating collar. So, pag sinukat natin yan from here, para maging sakto siya. So, 7.5 ang
sukat niya dito, so time is 2, magiging 15 yon. So 15 ang haba ng collar na ilalagay dito. Ngayon, so yun lang na para sa ating collar. Eto, nag-fold na ako ng isang papel. And then, ito yung folding line na. Ito yung folding line ha. So dito yung pinaka gitna ng collar. Pag binuka mo ganyan, ito na yung magiging gitna ng collar. So maglalagay na tayo ng sukat para sa collar natin. Dito muna. So gawin natin 2 inches ang lapad ng collar. Ayan, so 2 inches yan ha. Lalagay natin in straight line. Ayan, susukatin natin kanina yung haba nga na sinasabi ko na sinukat natin doon sa katawan, doon sa neck is 7.5, hindi ba? So dito natin ilalagay yung 7.5 para magkaroon tayo ng triangle. Ayan, magkakaroon tayo ng 1 inch dito sa may ilalim. Dito magdudugtong yung katawan eh. Ito yung sa katawan. Sa body, okay? So, maglalagay na tayo dito. Ayun. Oh, ayan. Dito, sa may ulo dito, susukat tayo ng 1/2 of an inch dito. So mag-i-extend tayo niyan dito. Ayan. So tamang-tama ang sinukat ko, half. And then ito i-connect natin siya dito. Ayan. So bali ito yung tulis ng collar ha. Ito yung dulo. So dito yung pinaka yung dahon ng collar, 'di ba? Matulis 'yon. Pero in this example, yung parang siya. So pwede niyo namang guhitan ng round yung collar dito. So depende sa inyo. Ayan, kung round siya, guhitan nyo ng round dito kung round yung collar. And then so guguhitan lang natin yan ng round. From there connect yan. Oh, ayun. So ito ngayon yung collar natin. Okay, so pag ginupit natin ito, maglalagay tayo ng sewing allowance dito yan. Okay, lalagay ko na yung sewing allowance. Ayan. Ito. Sewing allowance, ilagay nyo dito. Okay na yun. Ayan. So, ito yun. Ito yung susundun na. Pa-carve siya dito. Huwag nyo kalilimutan na pa-carve siya dito. Ayan, ayan. So, ito na yung magiging collar natin. Ayan. Ayan. Ito yung katawan, di ba? Ayan. Ito yun. So, ito yung, dito mag-a-attach yan eh. Yung collar na yan, dito mag-a-attach yan. Dito. Ayan. Makaganyan siya dito, di ba? Ito yung indication natin, di ba? Magiging result niyan dito, ganyan siya. Ayan. Ayan, tingnan ninyo, oh. Ganyan siya. So, ito, pa-carve. So, gawin natin pa-carve to. I-carve na natin. Ka-carve na natin dito kasi para bumagay siya sa lapel. Ayan. Okay. So, nag-carve na tayo. So, ito. Ay, ko. Ito, divide. Ito yung harap. So, ito yung indication kung saan yung hangganan ng ating ginawang marking para sa collar. Hindi, pag in-attach yan dito, i-attach yan dito yan. Tapos, babalik ka dyan ng paganon. So, ang magiging resulta niyan, ganyan. Ayan na siya, oh. Ayan. So, ganyan ang magiging resulta niya sa labas. Ngayon, may pangiti yan dito na kulay puti na ilalagay, pinaka-design sa gilid. Kung bihasa ka sa pananahi, kahit hindi ko na ituro yon, alam nyo na kung paano gawin. Hindi pa tayo tapos. Maglalagay pala tayo dito ng facing. Simple lang, paggawa ng facing nito, kukuha ka lang ng papel. Like dito, trace mo lang itong pinakaharap. Ayan. Ayan, so itatrace mo siya dito up to here. Ayan. Ako, nilalagyan ko ng facing hanggang dito sa shoulder. Ayan, pag ganun.
Ayan. So, ang facing natin mula doon sa shoulder, and then, dodrawin na nyo siya. Papaliit siya dito. Ayan. And then, ito, tuloy-tuloy lang yan dito. Straight line. Okay? So, ito na yung para sa facing. Nakapa-carve siya dito, papunta doon sa may shoulder. Ganyan. Hindi siya straight lang dito. Kasi kung straight lang dito, alanganin siya. Halimbawa, kung straight siya dito, wala siya hanggang sa shoulder, pag bumaligtad yung lapel, kita, nakikita yung pinagdugtungan niya dito. So, pangit. Kaya, mas maganda kung ang pinaka-facing, naka-ayon hanggang dun sa may shoulder. So, ito na yung bale, yung ating magiging facing. Ayan. Okay. So yung facing natin, wala siyang definite na lapad. Pwede siya kahit ilang lapad ang gusto mo, pero hindi naman yung masagong tingnan. Kailangan yung katamtaman lang na lapad as long as natatakpan or nasasakop niya yung mga botones, kasi dito maglalagay ng mga botones sa ano. So, ang ginawa ko dito is 2.5. So, kayo na bahala kung gusto niyo gayahin to. So, ito na po yung ating ginawang pattern. Ito yung collar, ha. Collar. Front. Tapos, ito yung collar. Ito yung facing. Facing. Okay, ayan na po ang ating ginawa.